malapit sa puso ng mag-asawang Carlo at Mary Grace ang mga stray cats o pusa sa kalye. Kaya naman binuksan nila ang kanilang tahanan para alagaan ang hindi bababa sa 17 ligaw na pusa na na-rescue nila sa iba't ibang mga lansangan. Paano at bakit nila ito ginagawa? Alamin sa ulat ni Nico Wahe. Hello guys, so nakita namin, oh, Diyos ko Lord. Sa viral video na ito, kalunos-lunos ang kalagayan ng 3 kuting na tila inabandona sa isang basurahan. Oh my God! Halatang tinapon to eh. Oh, nasa basurahan, nasa labas. Oh, bago lang pa. Sa itsura ng mga kuting, hindi malayong bagong panganak pa lang ang mga ito. Ni hindi pa nakatatayo at nakadidilat. Guys, kukunin ko po ito. And guys, sinuwi po namin yung 3. Ayan, oh, may mga ano pa, pusod. Nakakalungkot. Bakit kaya nilang gumawa ng ganito? Ilang araw matapos makuna ng viral video, natuntun namin ang mga naturang kuting sa Makati. Ang nagmalasakit na babae sa video, ang ginang na si Mary Grace. Ito yung 3 kuting na ni-rescue nitong sila Ate Mary Grace na nag-viral dun sa Facebook. Ito yung ika-15th, 16th, at 17th na mga kuting na na-rescue nila. Pero pangalan nila, ma'am, anong pangalan nila? 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Sabi ni Ma'am Mary Grace ay first time niya na maka-rescue nung talagang baby pa. Eh, kamusta madam ang pag-aalaga ng parang baby-baby naman yan, ma'am? Super hirap. Masasabi ko talagang mahirap kasi time to time na iti-check mo sila. Ipinakilala ni Mary Grace ang iba pa niyang mga alaga. Ito, si Tom. Ito si Ford. Si Mingay, sexy, kaya sexy kasi pinakapayat. Tapos eto, sa ilog din to, si Ngingi kasi hingi ng pagkain. Noong una, hindi raw inakala ni Mary Grace na abot sa ganito karami ang kanilang mga alaga. Actually po, noong una, hindi talaga ako mahilig. Takot ako sa pusa. Then, nung nilipatan namin na bahay, may naiwan doon na isang pusa. Ngayon, yun yung kauna-unahang pusa na inalagaan ko. Hanggang sa napamahal na siya sa mga pusa. At kalaunan, unti-unti na silang nadaragdagan. Madalas po kasi nare-rescue ko yung mga kuting na bulag ang mata, then payat, yung as in talaga yung needy ng mga kittens. Yun yung mga nare-rescue ko at ako yung nagagamot sa kanila. Bakit naman itinapon dito? Kaya naman noong araw na nadaanan niya ang 3 walang kamalay-malay na kuting sa lansangan, hindi na siya nag-atubili dahil kung hindi, tiyak na ang mga ito, mamamatay na lang. Try ko pong i-save. Sabi mo, ma'am, talagang tinapon ito, ano? Paano mo nasabing tinapon nung may-ari at hindi lang basta naiwan nung mismong nanay nila dun sa kalsada na yun? Kasi never pong sisilang yung nanay nito sa ano sa open ear, sa open. Mm-hmm. Kasi madalas po sa kanila isa close. Madilim sa na mga madidilim, ano? Opo. Kaya ito, sinadya talaga silang itapo ng owner. Nung nakita niyo sila, nakalapag lang doon? Sa ano sila? Sa semento. Mm-hmm. Then magkahiwalay silang 3, may basurahan, puno ng poste. Tapos magkahiwalay silang magkakapatid. Araw pa lang to, oh. Ayan. Wala man daw katumbas ang nadarama niyang tuwa sa kada may pusang nasasagip at natutulungan. Aminado si Mary Grace na hindi madali ang misyong pinili niyang gampanan. Laging puyat, yung tulog talaga sobra, tapos sobrang pagod. Pero hindi, kaya pa rin, kakayanin. Personal ko pong pera yung ginagamit ko sa kanila, sa pag-feed. May time din po na gusto kong sumuko, may time na ayaw ko na. Pero pag naisip ko na para sila, sabi ko ako na lang yung meron sila. Ba't ako titigil? Hindi ako titigil.
Nakilala ko rin ang asawa ni Mary Grace na si Carlo. Dating ilag daw sa pusa, pero ngayon, isa na rin daw certified cat lover. Ngayon, kasama natin si Kuya Carlo, ang asawa ni Ate Mary Grace, at karga-karga niya yung kaisa-isang pusa na may lahi na nirescue nila sa isang sa ilalim daw ng tulay dito sa Makati lang din. Pangatlo daw ito sa narescue nila sa mga sa 17 pusa nila. So, habang tumatagal, nakikita ko rin naman yung puso niya na mapagmahal, mapag-alaga, mapag-aruga. So unti-unti, nalalaman ko rin na sabi ko, bakit nga ba hindi rin natin na mahalin na talagaan yung mga pusa kahit nasa kalye sila? Sa katunayan, sa dami ng pusa sa kanilang tahanan, may ilan sa mga itong may tuturing daw niyang paborito. Paborito ko yun, si Ngenge. Siya yung unang lumapit sa akin na talagang, yun nga, habang tumatagal, nakikita ko nga rin na malapit. Pagka dumadating ako, sinasalubong ako. Umaga, nagkakape ako. Kasama niya. So, tumatalon sa paa ko hanggang sa ayun. Pang naano ko na rin na mas malapit siya sa akin. Ayun, si Port naman, ayun nga, mabait naman siya. Malambing, ayun nga, pagka nagugutom sila, ayan, nagtatawag. Parang gaya nito, naiingay. Oo, nag-iingay sila. So ini-inform nila na sila'y naiihi, nagugutom, ayan, na nagtatawag din sila. Isa pong pinagpapasalamat ko kay Lord, dati ayaw niya before. Pero ang ginawa ko sa kanya, in-expose ko sa kanya, pinakita ko sa kanya yung kung gaano kahalaga yung hayop sa buhay ng isang tao. Nag-start na doon na, naging pet lover yung asawa ko. At thankful ako, supportive siya sa mga ginagawa ko. Si Mary Grace, may ilan ding alaga na malapit sa kanyang puso. Siyempre, meron po talaga yung parang itinatangi, si Tom, yung bulag po yung isang mata. Yun talaga tinatangi kasi katabi ko yun sa pagtulog. Then si Bulinggit, yun naman yung na-rescue ko na nilagay ko sa bag ng mag-New Year. Sa akin po kasi mas ano ko po yung stray. Kasi sila po kasi yung hindi napapansin ng salipunan, hindi gusto ng mas marami. Dahil sabi nyo nga po, mas gusto nila yung may breed. Kaya ako, mas ano ko talaga ang Aspin tsaka Pusakal. Sabi nga ano eh, ibabalik nila yung pagmamahal na binibigay mo, ibabalik nila sa'yo. Triple pa yun. Para sa kanya, pantay-pantay lang dapat ang pagtingin sa bawat hayop. Kung makakausap mo yung mismong may-ari na nagtapon itong mga tatlong kuting na cute na kuting nito, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ilagay niya yung sarili niya. What if siya yung itapon, ipamagay ng pamilya niya, anong mararamdaman niya? So dapat pinakapon na lang nila yung pusa nila, ano? Dapat po. Yun talagang the best. Kapag nag-alaga ka, pakapon mo. Yun talaga ang ano ng isang ano ng pet owner. Responsibility yung ipakapon sila. Saan sila dumami? Ang mga individual gaya ni na Mary Grace, malaki ang tulong sa pagtugon sa problema ng paglaganap ng strays o mga hayop na pakalat-kalat sa lansangan. Lalo pat maraming mga pusa at asong gala ang nanganganib makakagat at makapaminsala. Pero sa Bureau of Animal Industry o BAI, hindi pala maaaring basta-basta na lang magsagawa ng animal rescue ang mga concerned citizen. Dahil base sa RA 9482 o Anti-Rabies Act of 2007, ang lokal na pamahalaan ang may mandatong gawin ito. Actually, it's really a good cause. Kaya lang syempre dapat yung ating mga initiatives ay course through the proper channels kung tayo ay rescuer. So siguro makikoordinate tayo una sa ating city vet office. Kasi ang mandato ng city veterinary office natin, sila actually ang binigyan ng kapangyarihan ng batas by virtue ng RA 9482 or the Anti-Rabies Act para mag-impound. So, ibig sabihin, sila yung merong mandato na kumuha ng mga stray animals at ilagay sa kanilang respective pounds o yung mga ibang cities, may mga shelters na din sila. So trabaho nila yon. Paalala rin ng BAI, ang sinumang mapatunayang nag-abandona ng aso at iba pang hayop, maaaring mapatawan ng parusang aabot sa 2 taong pagkakakulong at multang aabot sa 5,000 piso. Nasa Republic Act 8485 or the Animal Welfare Act of 1998 ang abandon. So lalabas kasi yon na abandonment. So that is punishable either by fine or by kulong
depende sa magiging desisyon ng korte. Pero yes, may provisions ang batas na yun ay punishable act. Pagmamalasakit sa stray animals din ang nagtulak sa likas na animal lover na si JP para mag-ampon ng mga pinabayaang aso. Iba-ibang story kasi, nag-adapt ako on Facebook, online. Meron naman sa office ng mom ko, may neglected, abandoned na aso. Parang binabato yata siya ng mga tricycle drivers. Doon nagtago sa office. So ang ginawa ko, inampon ko, na-rescue ko. Kaya nandito ngayon sa bahay. And then meron namang tinapon sa bakuran namin, yung puppy. And then na-rescue ko rin. Iba-ibang story nila. At sa isang pagkakataong nag-adopt sa kamakailan, isang espesyal na aso raw ang kanyang nakilala, si Oreo. Nung pagdating sa bahay ni Oreo, nung pagbigay ng pinsan ko sa akin, normally kasi pag mga puppy, takot yon. I mean, takot silang lumapit pag bago. Si Oreo kasi talagang super excited lumapit. And then gumanon agad. Sabi ko parang kilalang kilala ko ng tutang to ah. Hanggang sa isang beses na may mga nahalungkat siyang mga lumang litrato. Nakita niya ang larawan ng asong naging alaga niya noong 10 taong gulang pa lang siya. Si Patrash. Namatay daw si Patrash noong 1995, kaya laking gulat daw niya na para itong nabuhay muli sa wangis ni Oreo. Nung nakita ko nila yung picture, doon na nag-flashback lahat. Uy, yung nga pala si Patrash pala yon. Sabi ng kapatid ko, nung bunso kong kapatid. Umiyak ako bigla. Baha pa rito noon nung after ng Odette. And then nung pag-scan ko ng picture, sabi ko sa mama ko, "Mama, tingnan mo, si Patrash, kamukhang-kamukha ni Oreo." Sabi ng mama ko, "Ay oo, kamukhang-kamukha pala ni Oreo talaga." Sina Oreo at Patrash, mistulang iisang asong nag-exist daw sa buhay ni JP sa magkaibang panahon. Never naman akong naging believer ng reincarnation actually. Pero nung nakita ko yung picture, doon na nag-sink in na baka nga nag-reincarnate si Patrash in a form of another dog, yun yung si Oreo. Pag umalis ako ng bahay, hinahati din ako ni Oreo. Sa gate, pag umuwi naman ako, parang super excited, umiikot-ikot, papuntang gate. Parang ganun din si Patrash dati. And then yun nga, nagsishake hands, which is hindi ko naman naturuan. Parang binigyan ako ng second chance ni Lord, alagaan yung aso ko. O maybe si Oreo nagpakita ulit. He misses me, parang ganun. Hindi raw mararanasan ni JP ang lahat ng ito kung hindi siya nagkaroon ng pagmamahal at malasakit sa stray animals. Doon sa mga nag-aalaga ng pets, inaabandonan, nineneglect yung aso. If feeling nyo na hindi naman kayo capable, wag na lang kayong mag-alaga ng aso. Or let's say for example, may emergency na need nyo talagang pakawalan yung aso nyo, wag nyo namang itapon. Kasi may mag-adapt at mag-adapt din nun eh. May magre-rescue din talaga nun. Ang bawat pagtatapos, hudyat ng isang panibagong simula. Para sa mga ligaw na hayop na minsang nakaranas ng kawalan ng katiyakan, ngayon ay mapalad na mapupuno ang puso ng malasakit at pagmamahal sa kanilang bagong tahanan. Ako si Nico Wahe, kasama sa iisang brigada.